Miss Villarosa, why do you think Karl Marx said that religion is the opium of the masses? Because religion serves as the laborer's refuge or escape from the difficulties of everyday life. Religion is considered as the opium of the masses because the landlords or the capitalists use it as a weapon to justify the unnecessary abusive labor conditions and low wages in the workplace. As a result, people turn to the concept of afterlife as a reward for the unnecessary suffering they endure at the hands of their oppressors. You're late, Mr. Jake Zuliani. But since you hit the bullseye, palalagpasin ko ito for now. Sir, I think it's proper courtesy to let the person in front finish speaking. Especially pag siya yung tinawag. It's called respect. Or is it a habit of yours? Mahilig kang mag-agaw ng hindi sa'yo? Teka, ikaw yung mabahay sa bookstore. Huwag mong sabihin bitter ka pa rin dahil ako yung nakakuha ng hunchback of Notre Dame. Well, that's enough. Mamaya na kayo magligawan pagkatapos ng lecture ko. But I have to agree with Miss Villarosa on that one. Don't give unsolicited answers next time. Either I call you or raise your hand. Eh, pal kasi. Kala niya over siya kay Queen Baby. Abs. I can even see through it. Bet na bet. Sino ba to? Ano ba ang pangalan nito? Oh my God, ang gwapo. Oh, sana sa akin na lang to. See? I told you. Wala talaga akong tiwala sa pagmumukha ng lalaking to eh. De! Baka chismis lang yan. Where there's smoke, there's fire. We have a new client. Gusto nilang kunin ng Villarosa para magtayo ng main branch ng jewelry store. A jewelry store? Mm-hmm. Ate, we're a general contractor. Usually buildings ang itinatayo natin. Can they even afford us? Actually, they're offering twice the amount. Anong company ulito? I think it's called Lashera. Originally from Indonesia, and now they're in the Philippines. Ikaw na naman. Alam mo, wala pa rin yung pangalan mo sa kahit anong book. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. This is a library, not a marketplace. Kung mag-LQ kayo, doon kayo sa labas. Damage to university property is a grave misconduct. If you have read the student handbook, you know that this will be on your records until you graduate. But Dean, it wasn't my fault. I was minding my own business when he took the book from me. And besides, I topped the Dean's list in my freshman year. Wala naman po akong prior disciplinary records. Dean, ako po yung may kasalanan. All right, then. Pope Villarosa, you may leave my office now. Thank you. Hope.
sorry for the trouble I caused. How was work? It was fine. See you. It was okay. Just be in the study. Gabriel. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng kape? Daling ko na lang sa study. I'm good. No need. What's this? Regalo ko sa'yo. Token of appreciation for looking the other way around. Nagkaroon ng crackdown ng mga pulis sa organisasyon. It turns out, pati pala mga ibang kumpanya, ina-operate din nila. Pero huwag kang mag-alala. Nagawang ko ng paraan na hindi madawit ang pangalan ng Senya Dosa. How did you manage to keep Senya Dosa out of the equation? Matalino kang tao, ma. Take a wild guess. Parte ka ng organisasyon. May mga miyembro kaming high-ranking government officials. Pero matagal ko na silang kinutsaba para bumaliktad sa leader namin. Anyway, to make that long story short, huwag na ang organisasyon at gusto ko na magbagong buhay. Gusto ko na mag-focus ng trabaho dito sa Senya Dosa. Kaya lang, paminsan-minsan may request na darating. No. No. Cesar. No illegal activities will be allowed in my company. May problema tayo dyan, ma'am. Problema? Anong ibig mo sabihin? Dahil sa mga pabor, sa mga tulong na ibinigay ko sa inyo, hindi may iwasang may kapalit yun. Maliit na bagay lang naman at hindi mo na kailangan ma-involve. Pero pag kumontra ka, maniningil sila. You don't have to remind me. Oh. Paminsan-minsan na nga lang eh. Diba? Nagbagong buhay na. Ano to? Kakompetensya natin? I don't know. And I don't care. We are too far ahead para magkaroon ng kakumpetensya. What a relief. Nay, hindi pa ba umaalis si Gabriel? Baka humaliit yun sa trabaho. Ay, nako, anak. Kanina pa siya umalis ang aga. Ah, ganun ho ba? Nakalimutan niya siguro tong prepare kong lunch. Ah, anak, hindi bale. Ipadadala ko sa driver. Hindi, inay, ako na lang. Ay, mas mabuti, anak. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakabisita dito. Please, wait. So, dito pala napupunta lahat ng mga inihahanda ko para sa'yo. Mukhang panis nito pa. Ellice, alam mo na sobrang busy ako dito. At madalas ako sa site kahit wala akong time para kainin yung mga pinapabaon mo. And yet, I put a lot of effort into making all of these for you. Pero sinasayang mo lang pala.
Sana sinabi mo na lang sa akin. At least I didn't ask you na gawin mo to. Pero ginagawa ko pa rin. Dahil iniintindi kita. Alam kong tingin mo, hindi na natin maaayos ang marriage na ito. Pero Gabriel, sana kahit konting respeto man lang, tirhan mo ko. So before we start with the meeting, ma'am, have you heard about La Sierra? The new player in the industry? Hindi rin magtatagal yun. Not to mention na maglalabas sila ng isang line for pearls. They might pose as a threat to your company. Tungkol saan ba talaga tong meeting na to? Tungkol sa Senidosa o sa unknown jewelry store na yan? Okay. Okay, proceed with the presentation, please. Beauty and brains. Thank you, and I thank you. Ay, Gabriel, nandiyan ka na pala. Anak, halika na. Kumain ka. Hi, Dad. Nag-aaway ba kayo ni Dad? No. I just had a long day at work. That's all. Mom, I'm not a kid anymore. I know when something's wrong. It's nothing that your dad and I can't fix. Parang lagi na lang po kayo ang nag-fix eh. Dad is always passive-aggressive in your relationship. You know what, Mom? If you're tolerating Dad's treatment sa'yo for my sake, don't na. You don't have to. Ayokong nakikita kang nasasaktan. Your dad makes me happy, anak. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan po, Nay? Sana mahanap mo sa puso mo ang pagpatawad sa iyong asawa. Lagi mong tinutulak palayo sa'yo si Ellice. Baka isang araw, mawala na rin siya sa'yo. Kailan po ako nandito? Ay para kay Hope. Gabriel, talaga na si Hope. At hindi mo pwedeng itago sa kanya ang mga nangyayari sa inyong mag-asawa. Nasasaktan yung bata sa nakikita niyang turing mo sa nanay niya. Wait, Dad. Do you still love Mom? Anak, of course I do. Bakit mo naitanong? Well, it's just that, hindi ko nakikita na sinusuyo mo si Mom. The way she takes care of you. Alfred!
dearest friend! Oh, saan pupunta? Kuha lang dyan. Oh, ito. Assignment ko para sa financial accounting. Ito naman para sa macroeconomics ko para next week. Tsaka may special project nga pala ako sa English 1. This time, I need to be perfect. Hindi yung pasangawa. Understand? Okay, that's my boy. Dude, oh, college ka na. At nagpapagawa ko pa rin ng assignment. Bakit, dude? Problema ka ba? Lodi! Lodi, Lodi, Lodi! Lodi, salamat nga pala ng marami kanina, ha? Grabe. Wala yun. Next time, kapag inawi ko ulit ang mga yun, sabihin mo sa akin. Sige, sige, Lodi. Pero, grabe, Lodi, ha? Galing ng boobs mo kanina! Black belter kasi ako ng penkak sila. Penka? Indonesian martial arts. Oh, stig, stig, stig. Basta, Lodi, pag ikaw, kailangan mo ng help, kahit ano pa man yan, kung mag-hesitate, ha, sabi ka lang. At your service! Well, I'm curious about this Hope Villarosa. Yung queen din ng campus! Alam mo, sumali ka sa League of Business Students pag gusto mo siya makilala. Siya yung president nun eh! So, what if we do an auction of our priceless pieces and then we can invite the who's who of Manila society? Ay, naku, ma'am. May nakagawa na po ng ganyang campaign. Di ba kayo na-inform? Which company? La Sierra po. You mean that rookie? Kamusta si Ellice? Ayun, hindi niya in-expect na mauungusan siya ng lasyera. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya nagbabago. She always thinks she's so unbeatable. Pero maghinay-hinay lang siya. Dahil malapit na siya.